Ah, ito na mga kabagor, papaayos ko na po yung motor ko kasi nanginginig siya. May nagsabi sa akin, katropa ko, pag nanginginig daw po, flyball yung palitin. Kasi nakapagpalit na siya ng flyball, nakita niya sa loob, mayroon na bingot-bingot na siya, may tama na. So ngayon, bumili ako kanina sa Honda mismo ng flyball para original po ang bibiling ko. So ngayon nagpapayos na ako dito. So ayan, antayin na lang natin na mabuksan. So ayan mga bugor, binabaklas na ni kuya. So matigas lang kasi stock, paano, stocks pa yung ano niya. Tsaka hindi ko po pati alam mga bugor kung napalitan na ng may-ari yung flyball, kasi second hand ko lang po ito nabili magdo 2 years na po. Kaya nanigurado lang din po ako na palitan para po sa safe para sa akin sa araw-araw ko pagbiyahe. Okay. First time ko lang din po na magkaroon ng Honda Click. At hindi pa ako familiar sa mga piyesa niya. So ngayon, ayan, mabaklasan na. So ayan mga kabugor. So ayan, sa may mga Honda Click dyan, ito, para po sa inyo. Kung ano po dapat na palitan pag nanginig po yung Honda Click nyo po. Kasi kadalasan sinasabi po nila ito po ay flyball. So ngayon malalaman po natin kung ano po talaga ang problema. Yan, babaklasan na yun na kuya. Baklasin niya na. So makikita na natin dyan mga kabugor. Okay. Dami alikabok. Ayan. Ayan. So ayan mga kabugor, makita niyo yung flyball. Buong buo pa po yung flyball niya. Ayan, oh, buong buo pa, bagong bago, stocks pa. Yan, kinukuha ni kuya. Ayan, inabot sa akin. Ayan, tignan nyo mga bugor, bagong bago pa po yung flyball ko, stocks pa po. Ayan. So, ibig sabihin, hindi po sa flyball yung nginig ng motor ko, ng Honda Click. So, ngayon mga bugor, abangan nyo kung ano po ang diferensya ng motor ko kasi wala sa flyball. So ayan o, bagong-bago pa mga bugor. Ayan. So ito po yung para sa may mga Honda Click, panoorin nyo po ito para hindi po kayo gumastos ng malaki. So, antayin po natin kung ano po ang sira po dito, ang diferensya sa motor ko, bakit nanginginig. Ayun mga kabugor, nilinis ni kuya. Ang dami yan ni kabok. Stocks pa kasi. So bang anong slider dyan? Slider niya. Okay pa naman yun, oh. Okay pa yung slider. Belt niya okay pa. Ang bago pa talaga, no? Ito po yung slider. Ito po. So okay pa slider.
Ano tawag yan? Guts lining yan. Guts lining. Nakanina, stuck up dito ka nagtatrag. Ba't kaya nanginginig? Ayun mga bugor, antayin na lang po natin binabaklas ni kuya. No, para malaman po natin. Kasi sabi niya, dyan din po, posible po nandyan yung diferensya. Kaya nanginginig yung Honda Click po. So ayan, yun, tinisting niya. Ayan, matigas. Ayan. Tsaka maputi na yung bakal. Yun ang isa matigas tanggalin. Ayan. Ayun mga pugor, sabi niya, isa pa daw dyan sa nanginginig yung motor mo dahil po na hindi siya nabuka agad. No, kumipot siya. So ang ginawa ni kuya, ayan, binakras niya yan dyan. Ayun isa, hindi pa matatanggal. So ngayon, ginawa niya, nilagyan niya ng langis. Ayan, nilagyan niya ng langis. Bawat isa, nilinis niya. Ayan. Ayan mga bugor, nilinis na ni kuya dyan. Antayin na lang po natin. Ayan, matapos na nilinis ni kuya, binabalik na ni kuya yung sa lining clutch or clutch lining. Ayan. So ayan, binabalik niya na. So patapos na po mga kabugor. Ayan, pati yung spring nilinis niya na rin, nilagyan niya rin ng langis. So pumuputi-puti na rin yung bakal. Ayun, natapos na mga bugor yung clutch lining. So ayan, kakabit niya ni kuya, ibabalik na. Ngayon kabugor, kasunod po, ilalagay na po yung flyball. So ayan, yung bagong binili ko sa Honda mismo. So ayan, para safe tayo, bili tayo sa Honda mismo para original. Ayan, nilagay na ni kuya yung slider sa taas. So ayan, kinakabit na. So yung pant belt, ayan. Ay mga bugor, mamaya i-testing po ni kuya kung okay na po, kung wala nang nginig. Yan, sinasarado, nilalak. So ngayon, i-testing na. Okay na po yung pag-testing mga kabugor, okay naman. So ayan, tips ko po sa iba, bago po tayo bumili ng pyesa, ipalinis po muna natin or patignan po muna natin sa mekaniko bago po tayo bumili ng pyesa ng motor, para hindi po tayo gumastos ng malaki. So ayan, tips ko lang po sa inyo ito, dahil nangyari sa akin, bumili po agad ako ng pyesa. Hindi ko muna pinatignan sa mekaniko kung ano ang problema. So ayan, yun lang po mga kapugor, ang problema ng motor ko nanginginig dahil po dun sa clutch lining. Okay po, dahil po dun sa hindi siya nabuka agad, makapit siya dahil stuck na po siya. So ayan, maraming salamat po sa pagpanood nyo. Sana may natutunan po kayo sa aking video. At ingat po tayo palagi. Drive safe and God bless po sa inyong lahat.